Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Khaleel TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Stranger Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Khaleel TV. Napasulyap siya sa kanyang wristwatch at naalala ang mga sinabi nitong darating para kunin siya sa loob ng isang oras. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi, siguradong tinutupad niya ang kanyang pangako. Kailangan lang niyang subukan ang kanyang kapalaran kay Jimmy hanggang sa maubos ang oras na iyon. Pagkatapos ay gagawin ni Carlos, nandito ka at magiging ligtas siya. Hanggang ngayon ay napagtanto niya na lagi siyang ligtas kapag kasama niya si Carlos. Sumagi sa isip niya ang mga alaala na dinala siya nito sa mansyon nito noong lasing ito, kahit na kinasusuklaman nila ang kanilang mga sarili. Gusto niyang mapangiti ng maisip iyon, ngunit pagtingala sa malamig na mukha ni Jimmy, bumalik siya sa realidad. Kasama niya ang isang lalaking walang gusto kundi ang pahirapan siya at alam ng isang tao kung nasaan siya. Nakikita mo ba siya? Pinutol siya ni Jimmy bago pa man siya makapagsalita at napatingin siya sa lapida na itinuturo nito at binalot siya ng takot. Ngayon ay iniisip niya kung ano ang gagawin o sasabihin nito. Patay na siya ngayon. Malamig at walang pakialam niyang sabi sa kanya, ibinaling ni Stephanie ang mga mata sa kanya, alam na niya ang susunod niyang sasabihin. Ngayon, oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Nanuyo ang lalamunan ko at nahihirapan akong lunukin, nanginginig ang mga paa ko at ibinalik ko ang tingin sa pinto. Iniisip kung gaano ako kabilis makalabas sa kanya, bago niya ako hawakan, hindi ito ang gusto kong sabihin. Jamie, I don't tell me na mahal mo siya, kung hindi, ipapatupad ngayon. Sabi nito sa kanya at naramdaman niyang malamig ang araw na dumampi sa kanya, pero iba ito sa naramdaman ni Stephanie. Deal, paulit-ulit iyon sa kanyang ulo na parang melody na patuloy na tumutugtog kahit hindi niya masabi ang pangalan ng kanta. Anong deal? Nauutal na sabi ni Stephanie at tumingala sa kanya at tumawa ito. Mas nakaramdam siya ng takot, takot na hindi na madala ng kanyang mga binti ang kanyang katawan dahil nanginginig ito. Iniangat niya ang labi at saka nag-evil smile. A life for a life, Stephanie. Mahina niyang sinabi iyon na parang bulong, ngunit 10 beses itong umalangaw-ngaw sa tenga ni Stephanie na parang isang malakas na sirena. Malaking garden iyon at sariwang hangin ang bumuhos, pero nakakasuffocate na parang hindi makahinga si Stephanie. Pero alam niya na kung hihimatayin ulit siya, isipin ni Jimmy na nakikipaglaro siya sa kanya o umaarte, kaya niyakap niya ang kanyang damit at sinubukang pakalmahin ang sarili. Jimmy, hindi ako makakasama sa'yo. Matapang na sabi niya, pero pinagtaksilan siya ng boses niya nang lumabas sila na paos. Tumingin siya sa mga mata nito at nagdilim. Sa tingin mo naglalaro ako ngayon, o posibleng nagbibiro at nagbibigay ng walang laman na pagbabanta? Napakunot ang mga labi nito at nagsalubong ang mga kilay habang humahakbang papalapit kay Stephanie at ginawa nitong umatras. Pero, Stephanie, hindi ako naglalaro. Naaawa lang ako sa iyo dahil babae ka, at nagdesisyon na akong isama ka at i-spoil ka na parang gusto kong i-spoil ang fiancé ko na namatay dahil sa iyo. Hinawakan niya ang gilid ng kanyang noo. Nagtataka si Stephanie kung ang mga salitang ito na sinabi niya ay dapat bang maging kapanapanatag, o ito ay isang direktang babala at pagbabanta? Ngunit ang tanging umalangaw-ngaw sa kanyang isipan habang siya ay umatras ay panganib. At hiniling ni Stephanie na makaalis siya agad doon. Jimmy, hindi mo ako sasaktan, babae ako at kung gagawin mo, malalagay din sa panganib ang buhay mo at makukulong ka at sa isang iglap mawawala ang buong buhay mo. Sinubukan niyang mag-retort, ngunit ang malamig na tawa ni Jimmy ay nagpang-inag sa kanyang bulugod at pakiramdam niya ay may inis siyang hayop. O matalas kong bunganga, sigaw niya sa kanyang ulo habang umaatres, ngunit ang mga kamay nito ay biglang humawak sa kanyang baywang at pinatingin siya nito sa kanyang mga mata. Dapat ba akong magkwento ng nakakatakot? Mahina niyang sabi, pero sobrang lamig at gusto lang niyang makawala sa kanya, nakakatakot na ang manatili sa piling niya. Alalahanin ang driver ng truck noong nakaraang 3 taon. Ang mga salita nito ay nagpalaki sa kanyang mga mata at nakaramdam ng lamig. Hindi man lang niya naisip ang driver ng truck, akala niya ay ang babaeng may hawak ng singsing. Well, just few days ago pinatay ko siya. Mahinang sabi nito sa kanyang mga mata at nanigas si Stephanie at nabura ang kulay ng mukha nito habang nakatingin sa kanya na namumutla sa gulat.
Kasama nito, dahan-dahang itinaas ni Jimmy ang isang bagay sa kanyang mga kamay para makita niya at nanlaki ang mga mata ni Stephanie at tumulo ang mga luha. Nanghihinayang ba siya sa driver ng truck na hindi man lang niya nakita o alam na buhay pa, o natakot siya sa magiging kapalaran niya ngayon at sa baby niya dahil may hawak din itong baril? Tumayo ka sa kanya, isang malamig na boses ang nagmula sa pinto. Napalingon si Stephanie para makita si Carlos, dapat masaya siya pero mas kinilabutan siya. Hindi ka dapat nandito, napasigaw siya, ngunit nasa ulo niya lang iyon dahil sa sobrang gulat niya ay hindi siya makapagsalita. Sino ang meron tayo dito? Malamig na sabi ni Jimmy na may kasamang malamig na ngiti at tumingin sa kanya si Stephanie. Ang mga mata nito ay may labis na galit at ang mga mata ay napako sa baril na nasa kanyang mga kamay. Jimmy, ihulog mo ang baril at bitawan mo siya. Sabi ni Carlos sa kanya habang sinusubukang humakbang palapit sa malumanay na paraan. Oh Carlos, nandito ka lang on time, sinasabi ko kay Stephanie ang tungkol sa deal namin at bigla kang nagpakita sa kanya para madali. Sabi ni Jimmy at nanlamig si Stephanie habang napakamot ng ulo. No Jimmy, nanginginig ang mga labi ni Stephanie at nag-aapoy ang mga mata habang umaagos ang maiinit na luha sa kanyang pisngi. No, Jimmy, huwag. Hinawakan ni Jimmy ang bewang niya at napatingin kay Carlos na nakatayo ilang hakbang ang layo sa kanila, nakatutok ang baril nito kay Carlos. This is so much interesting, don't you think so Carlos? Tanong niya na parang nakikipag-chat siya ngayon. Ang mga mata ni Carlos ay hindi nawala sa akin at ako ay nagmamakaawa sa kanya sa aking mga mata na bumalik, na lumayo sa kanya, sa abot ng kanyang makakaya, ako ay nagsusumamo, na sana ay maunawaan niya ako. Jimmy, itabi mo ang baril. Sinubukan ni Carlos na mga tuwiran sa kanya, ngunit tumawa si Jimmy. Wow! Stephanie, mukhang nakakatawa ang asawa mo. Dahan-dahang sabi ni Jimmy, tingnan mo siya na sinasabihan ng isang armadong lalaki na itago ang baril niya kapag may hawak siyang baril. Umisi siya at lumingon kay Carlos. Sabihin mo sa akin Carlos, don't I look good kasama niya, hindi mo naman siya mahal sa una, kaya ko siyang bigyan ng maraming pagmamahal. Mahinang sabi ni Jimmy, kay Stephanie parang baliw ang kausap niya, delikado kung ganon. Fine, you both look good together, but let go of her and we can both talk like men, real men, mahinang sabi ni Carlos. Sa una ay hindi maintindihan ni Stephanie, ngunit pinag-aralan niya ang kanyang mga mata at alam niyang sinusubukan niyang palayain siya ni Jimmy, upang maprotektahan niya ito at ang kanilang anak. Ang lahat ng ito ay nagpaiyak kay Stephanie, kung hindi siya pumunta rito, kung naging masunurin siya at nakinig kina Carlos at Gabby, hindi sila mapupunta sa ganitong sitwasyon. Itong lahat ay kanyang kasalanan, ginawa niya ang kanyang mga damdamin sa paraan, ngayon ay naalala niya kung paano palaging sinasabi ni Nick na siya ay matigas ang ulo at clumsy at dinadala ang mga tao sa trouble, naging malinaw na ang lahat, at ginagawa niya iyon sa lalaking mahal niya. Paano ito, babarilan kita sa sandaling ito at umalis dito kasama si Stephanie, tulad ng pagkamatay ng fiancé ko? Mamamatay ka at unti-unting mabubuo ang pagmamahal na wala sa akin ni Stephanie, tulad ng nangyari noong kayo at siya ay magkasama. Malamig niyang sabi at natigilan si Stephanie. Bumaba ang tingin ni Jimmy kay Stephanie at sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Ito ay isang perpektong ideya Stephanie, isang buhay para sa isang buhay. Napakamot ng ulo si Stephanie. Sa isang iglap ay itinaas ni Jimmy ang baril kay Carlos at nakita niyang itinaas niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata nang mag-click si Jimmy. Itinulak niya si Jimmy palayo at tumakbo sa harap niya at ni Carlos. Natigilan si Stephanie sa kinauupuan niya nang may tumulong luha sa kanyang pisngi habang nakatitig kay Carlos. No Stephanie! Saglit na natigilan si Jimmy nang umawang ang mga labi, ang sumunod ay dalawa pang putok ng baril nang dumating si Sean at isa pang gwardya sa likod ni Carlos na may hawak na baril. May bumagsak sa likuran ni Stephanie na may kalakasan, ngunit ang tanging ginawa ni Stephanie ay tumitig kay Carlos na tumakbo ang mga kamay sa kanya at hinawakan siya bago ito bumaba sa kanyang mga braso. No, Stephanie, binalot ng takot ang mga mata niya at kitang-kita niya ang parehong takot sa mga mata ni Carlos habang itinaas niya ang dugo ang mga kamay sa pisngi nito. Stephanie, nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi, nakabuka ang kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. No, Stephanie, napabuntong hininga siya. Ito ay isang kaluwagan, malambing na sabi ni Stephanie habang dumampi ang mga kamay nito sa pisngi niya na may kaunting dugong na bahiran sa mukha. I am so glad, you are alive. Huwag kang magsalita, sabi ni Carlos sa kanya habang nakatingin kay Sean. Tumawag ng ambulansya, sigaw niya at binalik ang tingin kay Stephanie. I love, nangingilid ang luha sa pisngi niya. Huwag kang magsalita Steph, diniin ni Carlos ang sugat.
Kahit saan sa garden ay biglang tumahimik, tanging ang mahinang huni ng mga ibon ang naririnig niya at nagsimulang pumikit ang mga mata ni Stephanie. Samahan mo ako, Stephanie. Sigaw ni Carlos at muli itong nagmulat ng mata at tumingin sa kanya. Rinig na rinig niya ang boses nito. Ramdam din niya ang pagbuhos ng mainit niyang dugo sa balikat niya at nanlalabo ang paningin. Hinawakan niya ang mga kamay nito at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. I don't want to die, Carlos. Naging mababaw ang paghinga niya at ang bigat ng hingal niya, lumuwag na ang pagkakahawak niya kay Carlos. Stay with me please, muling sabi ni Carlos sa paus at takot na boses. Si Carlos ay palakad-lakad sa labas ng emergency room habang ang kanyang mga kamay ay tumatakbo sa kanyang buhok. Mabilis na pumunta si Gabby sa ospital nang mabalitaan niya ang nangyari kay Stephanie mula kay Sean. Carlos, tawag ni Gabby habang naglalakad papunta sa kapatid na may luha sa mga mata, namumula rin ang mga mata ni Carlos at parang takot na takot. Anong nangyari kay Stephanie? Tanong ni Gabby. Ibinuko ni Carlos ang kanyang mga labi para magsalita ngunit walang lumabas na salita. Hindi pa nakikita ni Gabby si Carlos na ganito katakot kaya alam niyang hindi ito maganda. Mabilis na pumasok sina Garrett at Eric nang pumasok si Gabby. Gabby, anong nangyari? Tanong ni Garrett habang nakatingin kay Carlos na sumandal sa dingding na nanginginig ang mga kamay. Basang-basa ng dugo ang mga kamay at damit niya habang nakatingin dito, nanginginig siya ng husto at lumapit si Gabby at hinawakan ang mga kamay niya. Nanginginig ang mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Siya, pinagdikit niya ang kanyang mga labi at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mababa ang tsansa niya na pagsilbihan si Gabby. Napatakip si Gabby sa labi habang nanlalaki ang mga mata. Gabby, dugo, may dugo kung saan-saan. Ipinatong ni Carlos ang kanyang dugo ang mga kamay sa kanyang ulo. I'm so scared, Gabby, I'm scared. I will lose her like I lost our parents. Tinakpan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at dumausdas pababa sa dingding habang siya ay humahagulgol sa sakit. Napatingin sina Garrett at Eric kay Carlos, matagal na itong hindi nakita, para siyang nawawalang tupa at malamig na tuta, hindi tulad ng regular at sikat na tagapagmana ng Glamoury Estate. Humihikbilin si Gabby sa isang sulok at wala ni isa sa kanila ang nagsalita, tahimik lang silang naghihintay sa paglabas ng mga doktor. Ilang sandali matapos lumabas ng operating room ang isang doktor at si Carlos ay lumapit sa kanya, hinahanap ng kanyang mga mata ang mga mata ng doktor habang nagmamadaling nagtanong. Kamusta siya, anong nangyari sa asawa ko? Dumating na rin si Gabby sa tabi niya, ganoon din ang dalawa niyang kaibigan na nandoon. Sa kabutihang palad siya ay dinala sa ospital sa oras na ang kanyang puso ay tumitibok pa rin, siya ay isang maswerteng babae, ang bala ay nakalabas at nakaligtaan ang lahat ng kanyang mahahalagang bahagi, siya ay makakaligtas Mr. Carlos Zack. Sa bilis na ito, tila nakahinga ng maluwag ang lahat, at agad na tumingala si Carlos na may kuryosidad sa kanyang mga mata. At ang baby, naalarma rin ang tanong niya kay Gabby at sa iba pa habang nakatingin sa mukha ng mga doktor na naghihintay ng kanyang sagot. Ayos naman ang baby, sa braso niya ang shot, hindi sa stomach o abdomen, mabubuhay siya at ganoon din ang baby. Nang marinig ito ay napapikit si Carlos at napaluhod sa sahig, nanghihina ang lahat ng kanyang katawan, ngunit dahil sa ginhawang kanyang nadama, sa narinig niyang lahat ng ito ay labis na ikinatuwa niya, ay ganoon siya ng ilang segundo bago siya tumayo. Pwede ko ba siyang makita ngayon? Tanong niya sa doktor. Yes, you can, ngunit hindi siya gising sa sandaling ito, kailangan din kitang isama, may mga papeles na kailangan mong pirmahan at marami pang bagay na dapat nating pag-usapan sa opisina ko. Tumango si Carlos at umalis na ang doktor, napatingin siya kay Gabby na may manipis ng ngiti sa labi, pero agad din itong natakpan ng galit. Nasaan ang bastard na gumawa nito kay Stephanie? Nagtanong siya para malaman. Saglit na nag-alinlangan si Carlos bago ibinukas ang kanyang mga labi para magsalita. Patay na si Jimmy. Umupo si Carlos sa kwarto kasama si Stephanie matapos pumirma sa mga papeles na kailangan sa mga doktor at ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa pulis na kumuha sa katawan ni Jimmy. Hinawakan niya ang kamay ni Stephanie gamit ang mainit nitong kamay habang nakatingin sa mukha nito, naalala niya kung paano ito tumakbo sa pagitan nila ni Jimmy at kinuha ang bala sa halip na siya. Talagang handa siyang magpaalam sa kanya at inilagay ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang sanggol sa panganib, foolish woman. Ungol niya habang tinataas ang mga kamay nito sa labi niya at hinalikan iyon. Sa paglapat ng mainit nitong labi sa kanyang mga kamay, ininulat ni Stephanie ang kanyang mga mata habang kumikislap ang kanyang mga pilik mata. Una ay lumabo ang buong silid at nang maka-adjust na siya sa kwarto, nakita niyang nakapinta lahat ito ng puti at amoy ospital. Ibinaling niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang mga perks na humawak sa kanyang mga kamay. Carlos,
Mahina niyang tawag at agad itong napatingin sa kanya. "Steph, gising ka na ba?" Nakataas ang kilay nito habang nakatitig sa mukha nito, hinawakan ang pisngi nito. "Anong pakiramdam mo?" Walang pag-aalinlangan niyang tanong. Napapikit si Stephanie saglit at muling idinilat. "Pain." Nalungkot siya sa isang salita at muling pinagdikit ang kanyang mga labi at isang solong luha ang tumulo sa kanyang pisngi. "I will go at ipaalam sa mga doktor na gising ka na." Tatayo na sana siya pero hinawakan niya ang mga kamay niya. "Steph." Tumingin siya sa mukha niya at umupo. "Manatili ka sa akin." Mahinang sabi niya. "Huwag kang umalis, parang panaginip lang ito at ayokong magising mula rito." Napakurap si Carlos habang nalilito sa sinasabi nito. Hinawakan niya ang mga kamay nito at marahang hinawakan ang pisngi nito. "Hey Steph, buhay ka pa, hindi ito panaginip." Napakatotoo ng pakiramdam. Napakurap siya, biglang nanlabo ang kanyang paningin. "I don't want to wake up," mahinang sabi niya ulit bago pumikit. "Stephanie, Steph," tumawag si Carlos ngunit hindi ito sumasagot. "Hey Steph." Hindi siya kumurap o iminulat ang kanyang mga mata, agad nitong binitawan ang kanyang mga kamay at tinawag ang doktor. Lumapit ito habang ipinaliwanag niya kung paano siya nagising at nagsalita ng ilang salita bago muling pumikit. Sinuri siya ng doktor at nilingon si Carlos na ang mga kamay ay nakahalukip-kap sa dibdib na naghihintay sa mga salita ng doktor. Okay naman siya, sobrang pagod at nakatulog na naman siya, baka may reaksyon din ito sa gamot na binigay namin sa kanya at nawalan siya ng maraming dugo at nasalina ng dugo, kailangan niya lang ng pahinga. Siniguro sa kanya ng doktor at nakahinga ng maluwag si Carlos. Umalis na ang mga doktor at tiningnan niya ng matagal si Stephanie bago lumabas ng kwarto. Hinawakan niya ang sulok ng noo niya, 2 araw na niya itong pinagmamasdan at walang pahinga. Ang sakit ng ulo niya at mukhang hindi nakatali. Tumayo si Gabby na lumapit sa kanya at tumingin kay Carlos. "Dapat umuwi ka na," mahina niyang sabi, kanina pa niya ito sinubukang kausapin, ngunit tumanggi ito. "Carlos, kailangan mo rin magpahinga, at maligo ka na at kumain, nandito ako para bantayan siya." Sabi ni Gabby sa kanya pero hindi siya sumagot, umupo lang siya sa tabi niya sa bench sa may corridor. "Carlos, Stephanie is okay, at narinig kong sinabi mo sa doktor na nagising na siya, magiging maayos na siya at maayos din ang sanggol, hayaan mo akong bantayan siya ngayon habang naliligo ka at nagpapahinga sa bahay." Umikit si Carlos at sumandal sa upuan. "Shut up Gabby, ang ingay mo." Bulong niya at inilagay ang mga kamay sa mata niya. Napamulat ng mata si Gabby at bumuntong hininga. "Napakatigas ng ulo mo, kung naging ganito kakatigas ang ulo at dumikit sa kanyang tagiliran ay hindi sana siya nabaril ng una." Sumigaw siya. Inilagay ni Carlos ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at inilabas ang kanyang telepono habang nag-dial ng numero at inilagay ang telepono sa kanyang tainga. "Eric, anong ginagawa mo? Halika, alisin mo ang wildfire dito." Sabi niya at tinapos ang phone. Nalaglag ang panga ni Gabby at sinamaan ng tingin ang kapatid. "Ngayon ako ay isang wildfire." Sabi niya sa malakas na boses. "You are just so unbelievable." Natahimik si Carlos habang si Gabby ay patuloy na naglalabas ng mga salita mula sa kanyang bibig nang lumapit si Eric. "Isama mo siya, sa isang lugar na malayo sa ospital na ito." Ikinaway ni Carlos ang kanyang mga kamay. "Hindi ka talaga maalalahanin na kapatid." Sigaw ni Gabby at napapikit na lang si Carlos. "Huwag mo akong hawakan Eric." Sinigawan niya si Eric at lumabas ng ospital. "Carlos, kailangan mong magpahinga." Sabi ni Eric sa kanya at binuksan ni Carlos ang kanyang mga mata. "Kasalanan kung ganito siya ngayon, kailangan kong manatili sa tabi niya hanggang sa magising siya." Sabi niya kay Eric at napatingin sa pinto ng kwarto kung saan nakahiga si Stephanie. "Cheer up Carlos." Sabi ni Eric at naglakad palayo. Alam niyang kapag may sinabi si Carlos, wala nang paraan para baguhin ang desisyon niya. Muling ipinikit ni Carlos ang kanyang mga mata, ngunit mabilis na binuksan iyon ng mapagtantong hindi siya nag-iisa, ibinali niya ang kanyang mga mata sa pinto at nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa tabi ng pinto habang nasa bulsa ang mga kamay at nakatingin kay Stephanie sa salamin na pinto. "Saan nangyari ito sa kanya?" Malamig na tanong ng lalaki at nilingon si Carlos na walang tumayo. "Tommy Maxwell." Nalaglag ang panga ni Carlos. "Tommy Maxwell." Napatingin sa kanya si Carlos at napangiwi. Parang pumayat si Tommy at mas mukha siyang supermodel. "I thought this would be a friendly get back. Lumapit ako at nabalitaan kong nangyari ito kay Stephanie. Ano ba talaga ang nangyari Carlos?" Hindi ngumingiti si Tommy, sobrang seryoso at parang mapapatay niya ang taong gumawa nito sa kanya. "Inom tayo, pupunuin kita lahat." Sabi ni Carlos sa kanya at lumakad palayo. Pagkatapos ilagay ang isang nurse na namamahala kay Stephanie,
Sumulyap si Tommy kay Stephanie bago umalis sa ospital kasama si Carlos. Umupo ang mga ito sa isang wine bar malapit sa ospital at dalawang baso ng alak ang ibinuhos sa kanilang baso habang pinupuno ni Carlos si Tommy sa lahat ng bagay. Matagal na siyang nakikipag-ugnayan kay Tommy pagkaalis ni Tommy at humingi rin siya ng tulong kay Tommy sa pagkuha sa negosyo ni Jimmy at tinulungan siya ni Tommy, madali para kay Tommy na maunawaan ang lahat ng ito dahil kakaunti lang ang mga pahiwatig niya sa mga ito bago ngayon. So patay na siya ngayon? Tanong ni Jimmy at tumango si Carlos. Ipapalabas ang balita bukas, iyon ang narinig ko. Suminsan siya ng light drink niya at saka ibinaling ang tingin kay Tommy. Salamat kung hindi lang ang tulong mo, wala nang paraan para mailigtas ang kumpanya ko at mapagtagumpayan ang kumpanya ni Jimmy. You should thank Gabby and Stephanie, kung hindi dahil sa kanila, hindi ko rin iisipin na tulungan ka. Napataas ang kilay ni Carlos sa sinabi ni Tommy habang nakatingin kay Tommy ng may pagtataka. Bakit ka bumalik? Nalaman mo na ba sa wakas kung sino ang nasa puso mo? Seryosong tanong ni Carlos sa kanya at napabuntong hininga si Tommy. After hearing what happened to Stephanie, I am thinking of change it. Nagtaas ng kilay si Carlos at nagpatuloy si Tommy. Baka kunin ko siya. Nagdilim ang mukha ni Carlos at napangiti si Tommy nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Carlos, sumasayaw ang mga mata sa tagumpay. Calm down Carlos, o came all the way here to see Gabby. Ipinikit ni Carlos ang kanyang mga mata. Ang dami ko kasing naisip kung hindi ako magpapakawala kahit kanino sayo. Si Carlos ay tila ang kanyang alak at siya ay naglista sa malambot na beats na nagmumula sa background, ang bar ay tahimik na may kaunting mga tao sa loob at ito ay tila mapayapa din. Not as if you have the power to with Gabby from me. Humalakhak si Tommy, saka pumulupot ang mga labi. Nga pala, narinig ko na tinawag mo siyang wildfire. Nangunot ang noo ni Carlos at sumulyap siya kay Tommy. Gaano ka nakatagal nakatayo sa ospital? Matagal nang marinig ang sinabi ni Gabby na maligo ka na at magpahinga dahil dalawang araw mo na itong hindi ginagawa. Umiti si Tommy, ngunit walang bakas ng ngiti sa mukha ni Carlos. Bakit hindi ka nagpakita sa kanya? Alam mong miss na miss ka na niya. Mahinang sabi ni Carlos at alam ni Tommy na si Gabby ang tinutukoy niya. Matagal siyang tahimik at huminto ang mga labi sa isang tuwid na linya. Napakunot ng noo si Tommy at sumandal sa upuan na inuupuan niya, tinitigan niya ang ilalim ng baso niya. Dapat lang, pero ginawa mong unfavorable ang sitwasyon para sa akin. Paano kaya? Una, kailangan ko siyang makita sa ospital, pangalawa, ginagalit mo siya, pangatlo, kung nakita ko siya noon, mapapahiya siya. Napangiti si Carlos sa sinabi ni Tommy at kinawayan niya ito. Pagkatapos ay kailangan mong malaman ang higit pa tungkol sa aking kapatid na babae. Si Gabby ay hindi kailanman nakaramdam ng kahihiyan at handa siyang ipakita sa iyo ang lahat ng kanyang side. Sinabi sa kanya ni Carlos at ito ang nagpaalala kay Tommy sa nangyari sa restaurant noong araw na iniwan siya nito. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tama ka, she is just so awesome, ibang klaseng babae. Gaya ng sinabi ni Tommy ay nakatitig lang si Carlos sa kanyang mukha at hindi napigilang tumawa. Oh Tommy, kinain ka na ng pag-ibig. Bulalas niya at humagik-gik si Tommy. Dapat wala ako ngayon, nagseselos na ako, mas mabuting puntahan ko na si Stephanie. Ibinaba ni Carlos ang kanyang baso at tumalikod para tumayo ngunit pinigilan siya ni Tommy. Ano? Magiging maayos siya, umuwi ka, alagaan mo ang iyong sarili, matutuwa siya kung hindi siya magigising at makita kang pagod na pagod. Babantayan ko siya habang wala ka, sabi ni Tommy sa kanya. How do you expect na magtitiwala ako sa lalaking humulik sa kanya na mag-isa sa iisang kwarto? Tinabig ni Carlos ang mga kamay ni Tommy at si Tommy ay nagkunwaring nasaktan. Carlos, hindi ka madaling magpatawad, hindi ako ganoong klase ng tao, hindi ko sasamantalahin ang isang babaeng nakahiga sa hospital bed, samantalang nagbago ang puso ko. Kumunot ang noo ni Tommy, masyadong mababa ang tingin mo sa akin. Well, kukunin ko ang payo mo at magpahinga, pero hindi kita kayang iwan na mag-isa kasama si Stephanie. Tumayo si Carlos at tinapik ang balikat ni Tommy. Iiwan kitang mag-isa ngayon. Huwag mong sabihin kay Gabby na bumalik ako. Tawag ni Tommy habang naglalakad si Carlos patungo sa exit. Too late, nagawa ko na. Umiti si Carlos sa kanya. Ano? Agad na tumayo si Tommy at lumingon para makita si Gabby sa may pintuan na nakatitig sa kanya. Oh shit, sumirit siya. Kinindatan ni Carlos si Tommy at lumingon kay Gabby na nakatitig pa rin kay Tommy. He is all yours. Bulong nito sa kanya at lumabas ng bar habang iniikot ang susi ng sasakyan sa gitnang daliri. Gabby, mahinang sabi ni Tommy at napaungol sa pagtataka habang nakaawang ang mga labi nito, ngunit pinagdikit niya ang mga labi.
Gabi, I wanted to come to you instead. Nauutol niyang sabi. You. Sigaw ni Gabi at tumahimik si Tommy habang nilulunsad ito papunta sa kanya. Ah, umikit si Tommy, natatakot sa susunod na mangyayari, ngunit dumampi ang malambot na labi niya at iminulat niya ang kanyang mga mata, kumurap at nanlaki ang mga mata. Gabi, may sasabihin sana siya pero tinakpan ulit ng labi niya ang labi niya. Alam kong mismo na ko. Maagap niyang sabi at pinulupot ang mga kamay sa leeg nito at hinalikan siya ng mas malalim. Ang tanging nagawa ni Tommy ay go with the flow. Hinawakan niya ang bewang niya gamit ang isang kamay at ang isa naman sa ulo niya, hinila siya palapit, hindi na alam kung nasaan sila o kung may mga nanonood sa bar na nanonood sa kanila. Ito ay napatunayang isang kawili-wiling araw. At dito na po, nagtatapos ang part 40 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata, ang finale. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Deborah Stories at Lucas Khaleel TV, ang aming munting channel. Shoutout po sa ating mga kaibigan na sina Zenaida Porter of Australia, Nora Abdulkadir of Bahrain, Harna Baduli, Marian Susion of California, Jacqueline Pascual, Talon 21 of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Rosalie Sison and husband Edgardo Sison of Angeles, Pampanga, Rex Roy, Blessy Abetria, Vladimir Casimo, Luisita de la Cruz of Saudi Arabia, Marizel Varona, Femalib Onlina, Nenita Osada of Japan, Rosalina Vera, Jennifer Bilo, Team U2, Rona Villalos, Vianney Casagde of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Darwina Basil, Jumelan Angelical, Juliet Caday, Hilda Brina, Arceli Alvaro, Christine Cotido, Ruth Barlaan of Hong Kong, Christina Kinashita, Gemma Valmonte, Johnny Marquez, Josephine Bautista, Alma Shaano Padsuyan of Hong Kong, Ronda Carion, Maria Felisa Petchon, Coco Alcos, Olivia Dupagan, Theodosia Alvin Buena of America, Soledad Talaga of Hong Kong, Naranjo Luz of Hong Kong, Sarsi Mamalangkay of Kuwait, Josephine Noblesa of Hong Kong, Estela Granados, Solago 70 of Roma, Italy, Irene Philip of Benguet, Tapino Maris, Abun Shoji of Japan, Leonora Laban, Julia Lucero, Thea Williams of New Jersey, USA, Evelyn Lataquin Pidulia, Gloria Abihiro of Dublin, Ireland, Avelina Santos, Amy Sexton of Virginia Beach, USA, Delia Obero of Davao City, Teresa Villanueva of Canada, Marilu Antipuesto, Fedoson of Florida, USA, Solimia Bermol, Maltizo Limestone, Connie Maximo, Leilani Padre, Juliet Tamayo, Rosalie Surio, Sympathies Care, Mayu Calamente, Pinky Hayagan of UAE, Gemma Cubilla Geraldo, Alma Estores, Suzette Oikawa, Simpatica of Singapore, Lea Miro of Taif, Saudi Arabia, Teresita Arevalo of Victoria, Tarlac, Rolando C. Tiong, Maria Shulane C. Tiong, Flor Balbuena, Michael Pastrana, Rowena Toda, Cecilia Corales, Mai Canilio of Tabuk, Saudi Arabia, Putri Bungso of Saudi Arabia, Maria Luz Behandi Dres, Dorete P. Escobal, Jocelyn Aligado, Virginia Perez, Einer Genzo, Annabella Pathy, Enday Lebra of Athens, Greece, Bless Ilda Flores, Mother Love of Hong Kong, Malu Pineda, Daya Darimbang, Janice De Leon Taste, Cedric Macabinlar Volmoria, Luz Tua of Israel, Sunida Abo, Wilma Estrada of United Arab Emirates, Pinky Austria, Cecil Corales of Caloocan East, Sweet Roses of Hong Kong, Jennifer Mauricio of Singapore, Victoria Sanomanda of Jeddah, Saudi Arabia, Maria Empress of UK, Ruth Tababa, Delia Grazer of Germany, Chrislyn Labingisa, Amina Changpa of Kuwait, Mackenzie McAuliff of Hong Kong. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.